So, at ito ang Teleradyo Serbisyo at Radyo 630, ang puntahan ng bayan. Kasabi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas ang oras. Saktong alas 9 na. Ang hottest issues sa entertainment. Ang juiciest chikas sa mga paborito mong stars. Ang mga usong diskarte na pwedeng pagkakitaan. At mga racket na kayang-kaya mong matutunan. Ito ang programang Pag-iisahin ang Show at Business. Showbiz Sidelines. Nasa sentro ng kita at chika sina Owl Paz at Jaiho. Showbiz Sidelines sa Teleradyo Serbisyo at Radyo 630. Welcome to Showbiz Sidelines. Alas 9 na naman, oras na para pakinggan ang palibagong chikahan na kung anong mainit na kaganapan. Dito sa Radyo sa East 30, tutok ang tenga't mata at itig sa kinang ng mga tala. May kasama pang things for you, diba? Mama Jaiho, ano bang ganap sa favorite artista ko? Papa Owl Paz, ano ba ang pwede pong side hustle mo ka? Magandang Friday evening sa lahat ng mga kaserbisyo natin at sa lahat ng mga gabi-gabing nagre-ready para makinig ng mga pinaka-latest na ganap sa mundo ng showbiz. Heto na ang inyong Mama Jaiho, ang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada and your number one source pagdating sa mga chika. At sasamahan naman po ang magandang beshi ng kalsada na si Mama Jaiho. Ako naman po, cute evening, the ever lovable Papa. Ah, grabe ba? Happy week, sir, my partner. Happy week, sir. Oh, sobra, oh, eh. Nakaisang linggo na tayo. At hindi tayo naligwak. Totoo. May ligwak ka ba? Wala. May trial. Yes. Hindi, sorry, pero hindi. Congratulations to us, Papa A. At sa iba ding mga programa na nag-week, sir, ngayong araw ng Friday. Siyempre, sa inyo pong lahat, mga kaserbisyo, maraming salamat. Alam nyo, sobrang nakakatuwa, Papa A. Correct. Kasi ang gaganda ng mga feedback ng mga tao, yung mga netizens. Nagla-live nga ako, Papa Awel, sa TikTok. Tapos yung mga comment nila, DJ Jai, pinapanood namin kayo kagabi ni Papa Awel. So thank you po. Nakaka-flatter talaga. Basta tandaan nyo po, napakadali lang. SS, Showbiz Sidelines. Ang oras, 9 to 10. Ulitin, 9 to 10. Ganun lang, ha? Ano tatandaan? 9 to 10. Yun lang po, ha? Pag nakita nyo po ako, Papa A. 9 to 10 na. Ayoko naman dumagdag. Ayoko naman dumagdag sa chika. Dapat ano lang. Baka kasi mamaya may iba yung 9 to 10 p.m. ang ating Showbiz Sidelines. Ito po yung programa na magbibigay po sa inyo ng hitik-hitik na Showbiz Balita. At syempre baka sideline, side hustle yung pagkakakitaan kasi ang mga tao ngayon, mapa Gen Z, millennial, lahat na po, momshies, popshies, iniisip ano ba yung extra pagkakakitaan. Hindi po lahat ng art artista, sa pelikula lang, sa telebisyon, sa entablado, live events, kumikita. Marami silang side hustle. Baka pwede nating matutunan. Mabigyan po namin kayo ng mga hacks, mga tips sa mga side hustles. Dito lang po yan sa pinagsamang Showbiz at Sidelines sa Showbiz Sidelines! Nako, agad-agad, ito na nga po sa oras na 9:04 sa buong kapuluan ng Pilipinas. Sa lahat ng mga nagmumuni-muni na sa mga oras na ito, nako, makinig. Ilapit na ang inyong mga tenga sa inyong mga radyo at tumapat na kayo ng buong pamilya ninyo after nyong manood no ng Batang Quiapo dito sa ating programa dahil ang una nating pasabog tonight, heto na!
mo? Kita mo? Nako, eto na mga kaserbiso, pag-usapan natin agad-agad. Magandang balita po ito. Mga Filipino reality show sa Pilipinas, buhay na buhay. Nako, grabe papaawel. Ang saya-saya ng ating mga audience. Kasi, di ba, kung medyo na-deprive tayo for a very, very short while because nung nawala ang ABS-CBN, yes, nawala ng prangkisa, tapos nag-pandemic, mm-hmm, di ba, parang ang hirap-hirap mag-produce ng mga programa. Pero because, hindi na nga siya masasabing slowly talagang nagbabalik na, mm-hmm, di ba? Pero bumalik na po talaga. Dahil sa ngayon nga po, ang daming mga aabangan na makakapagbigay po ng aliw sa ating mga manunood. Dahil nandyan ang Spark Scam Season 2 na June 26, umere na nga po ito at napapanood po natin ito sa Black Sheep YouTube channel at sa ABS-CBN din na Nakapamilya Online Live. Alam mo, pag tinignan mo sa social media, always trending. Paano ba naman papaawil kasi? Uh-uh. Yung mga campers, yes, di ba? Parang lahat sila ngayon sa season na to, ang daming pasabog. Correct. Gaya ng teleserye, ito yung sumasalamin ng totoong buhay. Ang mga Gen Z's ngayon, kapit na, oo, totoo yan. Yes. Tsaka yung walang pagpapanggap, mm-hmm, kasi reality show nga eh. Yung parang wala talagang camera kung sino, what you see is what you get. Get out! Ang maganda dito, sana hindi na tayo yung nanggagaya sa iba. Di ba alam mo yun? Totoo. Tayo na ang gagayahin. Correct. Trendsetter. Yesterday, today, and tomorrow, till next year. Ganda. Ang dami nating mapausap for every episode. Uh-oh. Pero papaawil, alam mo, dito sa season na ito, kasi yung season 1, di ba, mm-hmm, parang nabigyan ng break yung ilan sa mga, kasi madami sila, pero ilan lang talaga yung nabigyan ng break. Like si Bong Gonzales. Yep. Di ba, kasama siya dun sa Unhappy For You na movie ni Josh Lia. Dito sa season na ito, mas maraming mga medyo nanggaling na sa commercial. Yes. Medyo may mga ano na sila, following. Mga, yeah. Kasi mga content creators na sila and everything. Tapos may isa dito, papaawil, alam mo, grabe, may nabasa akong headline sa kanya. Though medyo familiar at magkakilala naman kami, but we are not that close. Si Suher Bautista. Okay. Parang may interview sa kanya na parang nag-reveal siya dito sa episode na marami siyang mga naging karelasyon na mga closet na mga artista. Hi! Nako, what's the name? Si Suher Bautista. Did you sue her? No, not sue her. No. Wala naman siya. Law? Authority? No, just notary. Ay, ganun lang. Notary yun lang. Tapos syempre, sabi tuloy papaawin, kakabahan na nga kaya yung mga nakarelasyon na closeted actors. Ay. Kasi syempre, baka mamaya, through him, dahil nga umiingay yung pangalan niya, baka ma-reveal. Nako, kiss and tell. Hindi naman ate, hindi niya pinangalanan. Pero kasi sa interview dun sa kanya sa episode, parang nabanggit niya na at sinabi niya na before kasi, ang hirap na mag-out. Correct. Kasi nga, parang maapektuhan yung trabaho niya bilang commercial model, ganyan, papaawil. And also, at the same time, ganun din dun sa karelasyon niya. Pero dahil nga ngayon, parang nasa kanya ang spotlight because he's part of Spark Scam Season 2. Yes. Posible, di ba, aminin mo naman, magagaling, mangalkal, ng hindi lang spotlight ang nasa kanya. Since Spark yan, Spark Light. Iba yun. Ay, iba pa yun. Diba sa sasakyan yun? Sa sasakyan yun. Pero yan. Congratulations. This is directed by Theodore Boborol. Ay, directed. Oh, diba? Ang talino niya ni directed Boborol. Talino talaga siya. Talino, diba? Ang ganda ng niya. Last name niya yun. Nakatrabaho mo na ba siya? Yesterday, marami siyang teleseryeng ginawa, diba? Tsaka laging nanonood si directed sa atin. Tapos pag in-interview mo siya, walang kemi-kemi. Basta all out siya. Ganon. Kaya congratulations. Sana marami pa. Ang maganda dyan, walang peke-peke eh. Wala. So yun talaga, si Suher, kung yun ang kanyang personality at marami siyang alam, stand out siya sa dami ng mga sparklers doon. Siya ang umangat at nakatatak at pumansin. Totoo. Meron din si EJ Dimayakyak. Dati nating katrabaho yan dito as production sa ABS-CBN. Mm-hmm. So ngayon, sumali siya doon. Napakalinis niya ni EJ Dimayakyak. Hindi mo masasabi talaga Hindi mo lang. Chari-chari. At bukod sa Spark Scam Season 2, well, nandyan din yung Pinoy Big Brother na magsisimula na sa July 20. At ang nakakaloka, ito papaawel ha, ito, grabe pala. Nagpa-house tour sila. And bukod sa house tour, mga kaserbisyo, para lang po sa kaalaman ng lahat, sa face-to-face audition na ginana po sa iba't ibang mga malls, 20,157 ang total ng mga nag-audition. Yes. Samantalang sa online naman, 15,749, ang total auditionees po nila ay nasa 35,906.
At alam mo ba, ang nasa shortlisted lang na auditionist ay pumalo lamang sa 67. Grabe, Papa Awel. Nabilang mo pa yung 36,000. Hindi, yan kasi yung sa naganap na media ko nila, nabanggit ni Ma'am Shimele, nakachika natin kagabi. Yun, dami nga eh. Diba? Nakakatuwa kasi marami talagang nagbabalak at nagugustong mag-artista at mapasabak dun sa PBB. Ibig sabihin, pak na pak at buhay na buhay ang bahay ni Kuya. Pagdaan ko nga, pinipinturahan eh. Oo. Inaayos na. Oo. Kasi dyan lang sa tapat eh. Tsaka alam mo, ito yung maganda dyan eh. Dati ko pa sinasabi, napakaganda ng bahay ni Kuya kasi naging tourist attraction siya. Lahat yung mga dumadaan dyan, nagpapapicture, yung mga nasa probinsya, pag nasa Metro Manila, kailangan makapagpapicture tayo sa bahay ni Kuya. Kahit yung mga TFC subscribers natin, pag dumating sa ABS-CBN, kailangan magpapicture sa bahay. Naging icon yung bahay ni Kuya. Naging ano na siya, parang tourist attraction sa Quezon City. Ah, yun nga yung sinabi ko. Inulit lang. Inulit mo lang. Hindi, hindi ba ko lang? Para, kasi Quezon City ka lang. Sige. Pero wala ko. Parehas lang. Susunod, hindi pa dyan natatapos, no? Nandyan din ang pagbabalik ng bagong season ng Drag Race PH. Ayan na. Nasa season 3 na, Papa-Awel. Sino kaya ang mga na-drag dito? Oo. Ang mga naging drag queens. Manda sila sa PIDEA. Hindi sila yung mga drug addicts. Ay, diba? Drag queens. Drag. Hindi kasi drag. Drag. Repeat after me. Drag. Drag. Profesora. Kailangan tama. Abangan. Yes. Hindi pa Papa-Awel. Kasi sa first season, di ba, ang nanalo si Precious Paula Nicole. Yes. Di ba? Na may album, may single sila ngayon. Sila yung ano, yung tatlong queen, si Brigiding at saka si Vinyas. Yes. Sa second season naman, ang nanalo si si Precious Hipolito. Hindi. Nakalimutan ko talaga pangalan niya. Precious Lara Tigaman. Hindi. Sino? Sinong Precious yan? Hindi. Yung sa first season, si Precious Paula Nicole. First word. How many syllables? Si Kat-Kat. Si Kat-Kat. Kat-Kat yung ano, yung pangalawang nanalo. Oh. Tapos, dito sa season na to, alam ko na yung nanalo. Ah, hindi pa nagsisimula. Wala. Oh. Hindi kasi pag Drag Race sa Papa-Awel, parang kahit sa Amerika, yung sa season sa Amerika, naglalabas talaga Papa-Awel ng mga ano, parang leak. Tsaka, hindi lang leak. Ay, leak? Oo. Naglalabas sila ng mga leak ng mga episodes, leak? Yung mga kung sinong na-out, oo. May leak? May mga nag-leak, oo. Ganon. So parang may idea yung iba. Pero syempre, parang part of their marketing promotions yun ito kaya talaga yung totoong nangyari. Baka naman mga fearless forecast lang, ganon. Actually, hindi nga fearless forecast eh. As in talaga? Talagang parang leak na ito yung mga magiging contestant. Uy, di ba may waiver yan? May NDA, di ba? Disclaimer yan non-disclosure agreement. Pero kasi parang yun na yung sa ano, mismong dun sa show. Kasi kahit sa ibang bansa, may ganung mga nangyayaring eksena. Pero ang ganda nung ano, strategy, kasi inaabangan papaan. True kaya na siya yung nanalo, siya yung na-out, parang ganyan. May kaibigan nga ako kasali. Ah, talaga? Yes. Tsaka syempre, part yan ng advertising and promotion. Totoo. Ganun. Syempre, kailang maingay. Ganun. Totoo yan. Maraming kakalad ka rin issue dyan sa drag. Drag! Iba pa. Drag! Okay. None of the drag dyan sa issue. Ito last na. Para talagang siksikligin na buumapaw. Dapat may psh! Ganon. Oo, ito na last na. Yun. Wow! Ayan na, Papa-Awel. Ito pa ang isa, Papa-Awel. Yung LOL na nagsimula na nga po. At alam mo ba, Papa-Awel, unang episode pa lang, wala na, sabog na sa social media. Correct. Kasi pinag-uusapan, kinaaliwan. Alam mo, ang pinaka-nangunguna na talagang laging nasa top list, Ate Peachy, Rufa May Quinto. Napaka-natural kasi. Go, go, go! Correct. Diba? Nakita mo yung isang episode, yung sa Kundol, ginawa niya ng something. Correct. Naging condolence. Alam mo, witty kasi talaga ito si ano. Si Rufa. Tsaka alaming spontaneous siya. Yung hindi yung scripted. Yes. Basta madudugtungan niya talaga yan. Kaya, go, glow, grow! Diba? Ganun siya. Yes, kaya ang hirap nito ha. Mm-mm. Yung dapat magkakasama kayong komedyante. Yes. Lahat kayo, iba't iba yung ano nyo, pasabog na sense of humor. Correct. Pero bawal tumawa. Si Meme Vice lang ang pwedeng tumawa. Oo. Ang matindi dito, sa totoo lang talaga, mahirap maging komedyante. Totoo. Tapos, komedyante ka, mahirap ka magpatawa. Mm-mm. Mahirap ka rin patawanin. Totoo diba? Yan. Yun yung challenge dun eh. Totoo. At ito pa ngayon, dahil dumami talaga San Rekwa na ang nagpapatawa at komedyante sa Pilipinas, tumataas na rin ang level ng standard ng mga nakikinig. Ah, it's not funny. Correct. Kasi ang hirap nang i-please. Correct. Kasi parang sa atin, ano yun eh, innate. Sa pagiging isang Pilipino, ang pagiging masayahin. Kahit malamig na, innate pa rin sa atin. Innate, hindi innate. Ah, ganun. Parang ano na siya. Oo, yung ano, go.
kaya mo yan. Parang ano na siya mapaawin. Natural na sa atin. Yes. Yung pagiging masayahin. Correct. Diba? Ay, professora. Oh, yeah, professora. May alam. Dapat, ganun na talaga. Parang yun na, natural na sa atin yan. Totoo. Na natural na sa atin na masayahin tayo, palatawa, ganun-ganun. Kaya abangan dyan sa LOL. At speaking of LOL, nako, mamaya may pa-teaser po tayo, ha? Dahil meron tayong exclusive interview with Mamang Pokwang. Ay. Bakit nga ba hindi siya kasama? Eh, may mga clamor sa social media na bakit wala po si Pokwang, wala po si Ethel Buba. Ang dami nila mga pangalang hinahanap. Nako, agad-agad nakakuha tayo ng exclusive chika kay Mamang Pokwang. Wow. Pero eto naman, susunod. Boy. Ang susunod natin, dito po natin unang pinaputok ang balita about kay Binnie Aya. Yes. Na kung saan, parang meron pong lalaki na nag-akma, na ang kwento ng lahat, parang nag-akmang hahalikan. Yes. At nabigyan ng iba't ibang meaning. Alam mo, nakakatuwa ang comment ng mga netizens. In fairness daw dun sa pagbalita natin, we're giving the news fairly. Mm-mm. Hindi daw tayo nagbalita papaawil na parang ginudge kagad natin yung lalaking involved sa kot. Kasi diba sabi natin, nung time na nireveal natin yung chika rin, kasi nga trending sa online. Baka sabi naman natin, magpapapicture. Baka naman magpapicture. Baka naman umahanga. Totoo. Siyempre yung una na starstruck siya. Nagulat si Binnie Aya. Siya. Ganyan. Alam mo, papaawel, medyo ako, sabi ko nga, in fairness, no, ang hirap talaga kapag hindi naririnig yung other side of the story. Oo. Kasi ngayon, papaawel, si Kuya ay papangalanan natin because he also posted naman na on his official Facebook account. Yes. Siya si AJ Fernan. Ang sabi niya sa caption, and I quote, "Here's my take. I am really sorry." Mm-mm. Sabi niyang ganyan. Tapos nag-message din siya directly kay Binnie Aya. Mm-mm. At sinabi niya na, "Hi, by the way, my name is AJ. I am the guy who tried to say you're very pretty in barrio. I'm sorry if I made you feel uncomfortable in any way possible. I actually have a video of what I said. It was never my intention to scare or kiss you or even smell you. The reason why I went near you is to whisper you that you are very pretty. Mm-mm. Since it's a club, it's gonna be very loud with the music and the cheer of the people. That's why I'm trying to reach out to you and to say I am deeply sorry. And obviously, it made you, I obviously made you feel bad, and I know that." Sabi niyang ganon. Sabi niya, "I have understand my mistake and learn my lesson. I acknowledge that what I did was not right. Lastly, to the management, to the fans, to the family, the friends, I want to extend my sincerest apology to all the Blooms or even to those people, especially girls, who felt disturbed because of what they saw. I am deeply sorry." To solo mo, papa. Ay, teka muna. End quote. End of quote. Yes. Oo, totoo yan. Oo, diba? May ganun. Correct. Correct. Oh. Tapos, papaawil, alam mo ba, nag-trending sa social media agad-agad yung kasuhan na yan. Huwag naman. Yung mga ganun. Bakit parang agad tayo nag-judge? Huwag tayo maging prejudice sa tao. Totoo. Diba? Ganun. Ay, at least, dito nailabas niya yung sarili niya. At correct. Sinabi niya, I'm sure nakarating na yun kay Binnie Aya. Totoo. Tsaka hindi naglabas din kasi, diba, ng parang statement. Si Derek Lauren Jogi na parang inaalagaan nila yung safe space. Safe Space Act. Ng especially mga girls, for women. Totoo. In general. Totoo. Hindi lamang po yan sa para Binnie. Sa Binnie. Lahat po yan ng kababaihan. Meron po tayong ganito. Alam mo, grabe. Almost 100,000 yung tweets na ang hashtag kasuhan si AJ Fernan. Ituloy ang kaso. Alam mo, sad lang pakinggan, papaawel, na parang it's easy for us not to judge. Kasi I know, diba, sometimes, siguro if we are also in the shoes of the person, diba, dahil nga nag-a-idolize tayo, ma-attract tayo, diba, papaawel, na correct. Baka may ganun. Pero syempre, hindi naman natin pwedeng sabihin na lahat naman kasi ganyan ang pwedeng sabihin, etc., etc. But diba, what's good thing about this is yung taong involved, Apa. He is accountable kung ano man yung naging cause niya na gulo dahil nag-trending nga ng bonggam-bongga, diba, papaa? Yun so naman. Feeling ko, antayin natin kasi I'm still trying to reach out kay AJ Fernan and asking him na baka pwede ka naming mahinga ng panayam ni Papa Awel. Correct. But as of this moment, feeling ko his this is just my parang assumption. Correct. So, kasi di ba pag ganun na ang dami nang sinabi sa'yo ng tao, feeling ko hindi ka nasa tamang pag-iisip or nasa tamang oras sa ngayon na magsalita kasi nasasaktan ka, di ba? Baka siguro like right now, mas pinipili niya na lang munang manahimik at huwag na munang sumabay sa init ng issue. Tanggapin natin, iba't ibang
klase ng tao kung paano tatanggapin ang opinion ng iba. Totoo. Yung iba po sanay na pinipraise sila. Meron din naman mga tao na, uy, hindi ako sanay na sinasabi nyo na ganyan. Hindi ko birthday. Oo, yung mga ganun tipo, di ba? Eh lalo na, ayaw natin masasabihan ng masasakit. Totoo. Kung alam nyo lang po ang pinagdadaanan ng mga taong nababash, hindi makatulog, hindi makakain, hindi makafocus at trabaho. At nadadamay ang pamilya. Correct. Tapos hindi naman natin alam na, baka nga itong tao to, maganda talaga ang background niyan. Totoo. Kung ganyan na po tayo lagi, paano yung mga ibang tagahanga? Isipin na nila, ay, hindi ko na i-express yung paghanga ko. Baka kasi, ma-misinterpret baka na naman. Ay, baka may nag-video mamaya yung palakpak ko, yung ganun ko, yung napatiri ako, napangako, bigyan ng mali siya. Yung paglapit ko, paano na rin naman yung mga iniidolo? O, diba, meron niyang kasabihan dito sa industriya na syempre malaking tulong at isa sa factor talaga para maabot ng isang bituin ang kanyang pinakamakinang na ningning ay ang mga taong naririyan para iparamdam ang pag-suporta. Diba? Sana inabot niyo yung mga panahon na nagsasabit ng sampagita at everlasting na yung bulaklak po natatakpan na ang ilong, niyayakap, ganun. Atigay! Diba? Sabi pa nga dati ng kaibigan natin si Tita Loli Mara, if you're familiar with Tita Loli Mara. Nakatrabaho ko siya sa Pangako Sa'yo. Before daw, ang laki nung layo nung kung ano papaano ngayon nagtitrato ang mga fans sa mga idols nila. Correct. Because before daw, pag artista ka, ang term niya ay nasa pedestal ka talaga. Correct. At hindi ka reachable. Totoo. Because tinatakluban pa daw ng kumot paglalabas at ilipat ng tent, yung gano'n, para hindi talaga nakikita. Correct. Pero ngayon, because of the social media, di ba, pwede mong sundan lahat na kung nasaan ang mga iyong paparazzi. Yes. Ganun, di ba? Nasa na rin yung privacy ng tao. Yung tipong gusto man lang kumain, nakasama ang pamilya, ganun. Nawawalan din naman ng kalayaan yung mga artista. Bigyan naman din natin sila ng kanilang private life. Yes. Pero then again, hindi po namin ipinagtatanggol si AJ. It's just that this is our amay or papaawil sa POV's opinion doon sa nangyaring eksena. Kasi alam mo, minsan yung kakaganyan natin na cancelin nyo si ganito, cancelin nyo si ganyan. Ang hirap kasi parang nakakalimutan na nating maging kind at maging maintindihan sa kapwa. Tsaka Jai, parang ang nangyayari, ano, gumawa ka ng 10 at 100 napakaganda at napakabuti, minsan lang may makita sa'yo, tapos ma-misinterpret pa, tapos ma-post sa social media, burado na lahat. Parang ilang taon mong, yung magulang po ni AJ, ilang taon siyang pinag-aral, pinagbuti, at maganda ang palis, biglang nagkaganyan. O kita mo, paano pa siya makakalipad ng mas mataas ng kanyang pangarap kung tayo ay nuhusgahan na natin siya? Tapos yung term na ituloy ang kaso, sino tayo para... Sige, siya ang siyang may kasalanan, siya ang unang bumato. Kapag diba? Binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay na nasa loob ng garapon. Hindi, ano ba? Nasa yung garapon natin? Huwag mo nang alalahanin yung garapon. Nasa ng garapon natin? Huwag mo nang alalahanin yung garapon natin sa ating booking o buti. Okay, anyway, ayan, sana po ito po ay maging maayos at wala naman po talagang yung major na may naapektuhan. O, diba? Mabadaan sana sa maayos sa pag-uusap at wala po tayong ano bang gusto natin? Pag, ano bang gusto natin? Pag may kasalanan isang tao, i-crucify natin. Huwag diba? Naman. Naman po. Kaya nga sabi, ikaw ang mismo ang magsabi, ikaw may kasalanan. Sino may kasalanan? Siya unang bumato. Sino na malinis? Pero ito na lang po, yun na lang po, be responsible din tayo sa mga actions natin tsaka pagsasabi natin. Dahil isipin natin, ayaw din naman nating matanggap yun sa at sarili natin. Sa huwag gawin sa iba kung ayaw mong gawin sa'yo. Golden rule. Diba? Yes, ganun lang naman po yun. Tsaka mas maganda po, ang buhay ay masaya. Tama! Wala pong ano, tama! Malungkot. Totoo. Ganun. Kaya diba, ang hindi marunong lumingon sa pinanggal galingan, may steep neck. At saka may kasabihan din po. Ano ba? Puro kasabihan na talaga tayo. Charing lang. Okay, anyway, ayan, abangan nyo po. May makakasama tayong isang mahusay na events director. Boy. Naging director ko rin po ito sa ilan sa aking mga naging programa noon sa ABS-CBN. Very nice. At mag-share sa atin kung ano yung mga naging side hustle niya aside from being a director. At abangan mamaya ang ating exclusive chika with the one and the only Mamang Poko. Wang, ang mamang ng bayan. Yes. Magbabalik po ang Showbiz Sidelines. Ako po ang inyong Mama Jaiho. At si Papa Awapas. Walang BBTO, tutok lang kayo dito sa Showbiz Sidelines! Showbiz! Showbiz Sidelines! Sidelines!
And we are back sa oras na 9:26 sa buong Kapuluan ng Pilipinas. Kami pa rin po ang inyong kabonding gabi-gabi. 9 to 10 ang inyong Mama Jaiho. Anong oras ulit yan ni Papa A? Awal pass? 9 to 10 po tayo. Kaya sama po kayo lagi dito sa amin. Ito ang masayang oras sa Showbiz Sidelines. True. Nako, eto na. Pagkatapos nating talakayin ang mga hot na hot sa showbiz, ano ba ang kita ninyo? May kita na ba kayo ngayong gabi? Di ba usually, mm-mm, pag maghapon, magkano ba kinita ko ngayon? Magkano ang boundary? Yes. Ganon, yes. Pwede ba mag-entrega yes sa mga momshies? So, ito para sa bojay. Correct. Pero sabi daw, yung mga direktor, isa daw yun sa malalaki ang kumita. Ay, true ba yan? Parang mas malaki pa yata yung kinikit nila kaysa sa mga artista eh. Oo, kasi syempre, parang ano yun, trinabaho, inaral. Tsaka mula umpisa, para sila yung bookends. Yes. Yung artista darating lang, pack, ganun na. Pero siya mula conceptualization hanggang mag-egress, ligpita na, pack up na. Tapos minsan nagtatrabaho pa sila. Naku, kilalanin natin ang isa sa mga blockbuster live events, yes, directors ng this generation. Hinahangaan po natin. Naku, kilala siya bilang FLM. Yes. Please welcome dito sa Showbiz Sidelines, direct Frank Lloyd Mamaril! Ayan, o, di ba may bomb? Oo, may bari. Oo. Totoo. Hello, DJ Jai. Saka? Yes. Long time. Long time. Sabi ko nga si Direk Frank, isa yan sa mga naging director ko talaga dati. Uh-oh. Sa aking mga naging programa sa ABS-CBN at maging sa mga concerts before. Yes. Direk, para lang marinig ng mga nanonood, nakikinig sa atin ngayon sa Showbiz Sidelines, ano-ano yung mga pinaka, give us the top three, mm-mm, ng mga live events na ikaw ang naging director? Top three siguro, sige. Southeast Asian Games Closing Ceremonies. Tapos, ginawa ko rin yung concert ni Darren Espanto. Ito lang. Yung recently. Yung recently. D10. Yes, D10. Ako rin yung D10. Tapos, ako rin ang TV director din ng Miss Universe Philippines from 2020 hanggang 2022. Ay, nako. At alamin nyo na kung gaano ka-busy. Sorry po, fully booked na po si Direk hanggang 2029. Wow. Pero tumatanggap pa naman siya ng sidelines. Mga side hustles. Marami yan. Wala daw pong barya-barya sa kinikita. Yung totoo lang, ito talaga ang gusto malaman. For conversational purposes lang po. Magkano ang kinikita ng director? Kahit hindi yung pinaka-exact. Kumbaga range. Ganyan. Tulog na po mga taga-BIR direct. Natulog po na. Sabihan na po namin. Pinadala po namin sila ng melatonin. Yes. Siguro kung ano, mabibilang sa kamay. Yes. Siguro mga, sometimes ganyan. Ay, ganyan. Digit. Sa mga nasa radyo po, lima yung sinenyas niya. Five digits sometimes po. Ganyan. Depende. Ay, pwede daw pong anim na digit, sabi ng mga nasa five radyo. Five to six digits. Depende. Tsaka depende sa event or sa depende produce. Depende sa event. Yes. Correct. Tsaka sa produce. Correct. Pero direct, paano ka nag-train ng pagiging isang live events director? Kasi aminin natin, di ba, iba po yung mga mata, yes, ng mga nasa industriya. Talagang, di ba, kapag hindi ka naman kilala talaga, parang, sino ba yan? No, di ba yung ganyan? Paano ka direct? Ako kasi nagsimula ako, actually, nagtrabaho ako sa ABS. Oh. Copywriter ako before. Wow. Copywriter ako sa Cinema One before. Hmm. Habang ginagawa ko yung copywriter sa Cinema One, nagtrabaho ko sa isang production company that you were part of also, Ideal Minds. Ay, oo, doon ako nag-start, Direk. Sa Ideal Minds. Intern so, ako doon, tapos nagtrabaho. Naging segment producer ako noon sa Studio 23 na show na It's a Guy Thing. So, naging segment producer ako noon, tapos after some time, siguro how many years, bigla akong na-promote to segment director, tapos director eventually, habang ginagawa ko yung pagsusulat dito. Ngayon naman, dito, event sa CPI in time na yon, yes. CPI tag nito, I do copywriting for the channel. Mm-mm. Tapos nagkaroon ng marketing, tapos kailangan nila ng events writer. Correct. Events writer muna ako. Actually doon ko nakatrabaho si Jai after that Ideal Minds. As an events writer, I would give him the script, tapos yon yung sa event. Tapos eventually, naging director ako. Yun. Gusto namin sabihin sa inyo na hindi overnight yung pagiging director. Yung tipong ngayon, nakita ka lang, director ka. Pero na. Ano? Sa kwento ni Direk, ang dami niyang pinagdaanan. Mm. Kumbaga parang buong production na ikot niyo po. Naikot ko. At saka super thankful ako kasi talagang yung ABS-CBN, yung nagbigay ng lahat.
I mean, siya yung nagbigay ng lahat ng opportunities. Aminin natin din, diba? Dito sa ABS-CBN, lagi narinig nating mga bago na kapag nakapasok ka sa ABS-CBN, grab all the opportunity na kaya mo. Kasi dyan, parang buffet ang trabaho. Lahat ng kaya mong gawin at kaya mong isegue, ilaban mo yan. Diba? Tsaka yung training natin dito, ibang klase. Totoo kasi yun. Lahat gagawin mo. Sometimes yung mga iba hindi nila naiintindihan bakit nila ginagawa mga bagay-bagay. Correct. Pero paglabas nila ng ABS, doon nila maintindihan na kahit anong iba to sa kanila, kaya nila. Correct. Well, actually kahit sa Ideal Minds, totoo. Kasi sa Ideal Minds, just to ano lang adapt sa kwento, si Direk Kring Elenzano also, yung director ng yung mom chief ni Melay. Kasamahan namin yun. Kaklase ko yun ng college. Si Direk Kring, yes. Si ang director ng mga pinakaunang sumikat na Pinoy BL na Game Boys. Yes. Kasamahan din namin doon. Si Sir, si Direk Ivan. Si Ivan. Wow. Yes. Very Payawan. Nice. Tama, diba? Yes. Pag director daw po, ayaw iba kasi kailangan ba talaga magaling din umarte yung director? Pag live events ka, dapat magaling din kumanta ang director? May tenga sa tugs. May oo, yung ganon. Siguro pag ako, in my case, kasi in concerts, bago kasi nagsimula sa concerts, kumakanta talaga muna ako. Oh. Kaya sa live din direct na mapanood ko yun, lalo na nung pandemic. At ang live na yan ay ang... Homeyuki Session sa FYE channel. Yes, so, kasama si Oliver Agustin. Yun, di ba? Pero direct, ito lagi namin tanong ito. Siyempre, bukod dun sa kita, kung hindi ka naging director ngayon, ano kaya ang naging trabaho mo? Ah. O yung gusto mong trabaho? Siguro, ano ba? Kas ka ng batang Quiapo. Naka-denim jacket na walang kwelyo. Siguro, ano ba? Ano ba maganda? Siguro, I would be... Hirap nung tanong, di ba? Oh, kasi ito talaga yung gusto kong gawin eh. Pero kung hindi ako naging director, feeling ko, magiging marketing officer ako. Ay, galing. Kasi gusto kong magbenta ng... I don't know, a show or maybe a concert. Correct. Or a produkto, ganyan. Diba, correct. Si, parang nandun pa rin sa ano, sa industry niyo. Hindi nawawala, di ba? Direct, sino na talaga yung pinaka mabibigat na direct mo at sino naman ang gusto mo pang i-direct kasi yung parang pinapangarap mo. Baka nanonood ngayon. Nung dati, super idol ko si Martin Nevera. Of course. Kinakanta ko yung mga kanta niya. Concert King, di ba? Tapos when I got to work with him in his 35th anniversary concert and yung mga iba-iba pa niyang shows, yes. Nanatawag ko na siyang Tito. Oh. Yun yung sobrang fulfilling for me. Nanatawag ko siya. Tapos alam niyo ba na si Martin Nevera, siya ang unang-unang writer ko sa concert. Wow. Siya nagsusulat. Actually. Siya nagsusulat. Kahit hindi yung concert niya. Yes. Mag-consult ako sa kanya. Yes. Tapos gagawin niya. Ganyan yan. Yun. So that's one. Yun yung mga, si Miss Regine Velasquez. Wow. Yung digital. Cool. Yung digital concert niya dito sa ABS during the pandemic. Yes. Yung Freedom. Uh-huh. That was with Paolo Valenciano. Wow. Also. So, si Miss Reg kasi, ano siya eh, very giving. Parang, kung anong gusto mo gagawin niya. Wow. Same din also with Miss Lani Misalucha. Wow. Asia's Nightingale. Si Miss Lani Misalucha po, siya po yung unang major concert ko. Wow. Saan na ito, Direk? Hindi. Sa Newport. Yan ba yung umihiga siya dun sa... Opo, siya yung umihiga. Tapos yung may... Ipawisel na inaabot yung pinakamataas na ano. Yung boses niya yung umaabot hanggang kisame, ganon. Eh, Direk, sino naman ang hindi yung panadidirect na gusto mong ma-direct? Dream. Ang dream kong makatrabaho. Although, nakatrabaho ko na siya ng unti, pero more, Sara Geronimo. Ay, of course. Di Sara G. Nag-guess si Sara G sa dito, and so yun yung quality na. Yes. Pero yun ay sila solo concert. Na siya talaga. Pero yun, working with Sara sa dito. Yes. Sobrang hanga-hanga Sara talaga sa kanya. Sara G, Mateo G, Kuya Mati. One rehearsal lang yun. G-ton G. Ayun pa, nagkakaloka, di ba? At dahil dyan, Direk, nako, sa dami ng pinagdaanan mo at pagdadaanan pa, dadaan ka ngayon sa kakaibang challenge dito sa Showbiz Sidelines ang... Booking! Yan. May pipindutin dyan. Booking. Ganun, yan. Uy! I-rate natin si Idol. Booking or booking? Booking!
There you have it. We're back. Nako, ito na mga kaservisyo. Gawin na natin ang booking o booking. O, hawak na po natin ang mahiwagang fishbowl kung saan nandito. Hindi natin alam kung anong trabahong pwedeng sabakan ni Direct FLM. Pag ikaw ay pumasa sa job interview mo sa amin ni Mama Jai, ikaw ay certified booking. Pero ang HR natin na nanonood ngayon, pag sinabing sablay ka at hindi ka pasado, ikaw ay booking. Kaya Direct, please choose one. Ayan, manonood po yung mga Tagumpay Angels ko. Maraming salamat po. Ay, Tagumpay Angels. Isa lang po, Direk. Oo. Huwag mong kunin lahat. Kanina, Direk, may mga nanonood sa atin, sabi nila na nostalgia daw yung feeling nila nung nabanggit mo, it's a guy thing. Naabutan daw nila. Correct. Wow. Now, it's a Direct thing. It's a Direct so, thing. So, ano po yung napili mo, Direk? Huh? Anong trabaho? Ang teacher. Teacher! Pero nagawa ko to. Ah, talaga? Oh, hanggang ngayon ba, Direct, nagtuturo ka? Hindi na. Okay. Ayan, Dahil ngayon, magbabalik turo ka. Nandito harap ka po sa dean ng College of Mass Communication. Ganda nung dean na naka-see-through. Ganyan. Kasi pa, pinaghandaan mo to. Nag-usap kayo na mag-dean ka. Okay. So, Dean Jai Ho. Papasukin mo na, Papa Awel, ang ating aplikante para sa araw na ito. Okay, applicant number 8,932. Pasok na po kayo. PBB. Kasi para PBB talaga. Ay, pasok po kayo. Hello po. Kakatok muna po kasi lagi po. Ganun. Yan, tama. Ayan, kumatok na po. Yan. Correct. Din, andito okay. na po din. Thank you, Papa Awel. Yes, samahan mo kami dito kasi baka may mga tanong ka. Yes. Magandang araw sa'yo. Mm-hmm. Frank, no? Tama? Mm-hmm. Tama po. Okay. May background ka na ba sa pagtuturo? Meron po. Meron po akong background sa pagtuturo. Nagturo po ako ng 5 years ng multimedia arts sa St. Benil. Nako. Kamusta naman? Kasi syempre, di ba, dati wala namang ganyan sa curriculum natin, yung multimedia arts. Pag sinabi mong College of Arts and Sciences, it's either broadcasting, advertising, PR, mga ganyan. Paano mo sila mabibigyan ng learnings about multimedia arts? Nako, may background ka ba? Ang multimedia arts sa akin kasi, I mean, I started off kasi po bilang writer. So, as part of multimedia, also writing is part of it. Nag-i-edit din po ako. Nag-graphic design din po ako. Kunta. Tapos, nag-vlog din ako. Wow. So, tapos, nagra-radio din po ako. So, marami po akong experience din outside. So, gusto ko sanang ibahagi yun sa mga estudyante ko. At ma-inspire kasi sila. Teacher Frank, I want to be frank. Yes po. No po. Para lang diretsahan ito. Tinanong ni Dean Jai Ho kung ano yung background mo. Tanungin ko na po yung foreground mo. Yung aperture. Aperture, mga ganun tipo. Kasi syempre mag-introduce tayo ng bagong theories. Theories. Yung theories ba, papaawalin yung ginagawa kapag ka nangangati yung ulo, kailangan tanggalin at itiris? Hindi, pag may pulugo ka lang, doon lang talaga ititiris yan. So, yun. So, anyway, Teacher Frank, ikaw kasi, syempre, yung mga teachers ngayon, kailangan natin burahin yung wrong impression na, sisiguraduhin lang namin na hindi ka magtitinda ng longganisa sa klase. Di ba may mga ganyan, Shomai? May mga ganyan kasi. At syempre, tinitingala natin ang mga teachers. Pangalawang magulang natin. At in-integrate natin dito ang values education sa bawat tinuturo natin, kahit mass communication pa ito. Mm-hmm. Di ba? Yun lang, wala akong tanong. Sinabi ko lang. Hindi. Ikaw, paano mo pangangalagaan ang karangalan at katanyagan ng pagiging guro? Ayan. Ay, ang ganda ng tanong naman. I'm sure maraming mga guro ang talagang magiging HR to. Correct. Nako, ang pagiging guro kasi isang isang profession at the same time, isa siyang passion. Ang pagtuturo, hindi tinitignan kung gaano kalaki ang sweldo, kung mataas ba ang mararating niya. Ang importante sa kanya ay natututunan ng mga estudyante niya ang lahat ng dapat nilang matutunan para sa kinabukasan nila at para sa buhay na gusto nilang tahakin. Di ba? Ang sarap marinig niyan kasi naman talagang yung goal and yung authority ng isang pagiging teacher na sila yung lalapitan ng mga estudyante bilang mga pangalawang magulang. Totoo. At kasama sila sa pag-abot ng mga pangarap sa buhay ng mga bata. Tsaka aminin natin, di ba, Mama Jai, nakalimutan man natin ang tinuro na theories
formula ng teacher natin, pero hindi natin makakalimutan yung mga paalala, payo totoo nila, na sa kanilang lang natin narinig. Totoo. Kaya nga meron tayo tatawag, my favorite teacher is, yes, gano'n. FLM. Yun, yung mga gano'n. Diba? Ito, huling tanong na lang para ma-desisyonan na ng ating mga HR listeners. Ha? Mm-hmm. Ang tanong, syempre, ibang-iba na ngayon, mm-hmm, ano, Direk Frank. Mm-hmm. Ang panahon ngayon, parang hindi na kagaya dati. I'm sure nadaanan natin yung, yes, napagsasabihan tayo, napapagalitan, yes, tayo, mm-hmm, ng mga teacher natin. At hindi naman tayo ganun kasensitibo. Pero nowadays, nakikita natin sa social media na parang mas may entitlement ba yung tawag doon yung mga kabataan, na konting ganito nasusumbong sa magulang, na hindi sila pwedeng sitahin ng ganito, ng ganyan, kasi nasasaktan sila. Paano mo i-handle yung mga ganun? Ako siguro, bilang teacher, at saka sa mga ginagawa ko ngayon, hindi kasi ako mahilig magalit. Pag nagdidirect kasi ko, ano, silent lang ako. Kung may nagawa kang mali or may hindi tamang ginagawa, pinapakita ko lang sa kanila na hindi ito tama, mm-mm, pero hindi ko sila pinapagalitan. Pinaparamdam ko lang sa kanila na ito, pag ginawa mo to, ito ang repercussions. Ito ang epekto nito pag ginawa mo to. Wow. Pero pag hindi mo naman ginawa ito, ito rin ang epekto nito. Yeah. May bago akong magagamit na salita. Diba? Repercussions. Yes. Yan ang epekto sa'yo. Yun ang epekto sa'yo. Tanggap na po ba ako? Wow! Ako ba na nag-apply? Oh, nako. Sana matanggap niyo po ako. Nako, sa lahat ng mga HR na nanonood, nakikinig sa atin, hawakan ng mga cellphone at mag-type na sa inyong Viber. 0919-278-3000 ang ating aplikante ba ngayong gabi sa booking o booking ay pasado para sa inyo, mag-text-text out na kayo. Ay, naku, yung HR po dito, hindi po lang human resources. Ha? Yung HR po dito ay mga home reactors natin. Yan, yes, ang HR po. Kayo pong nasa bahay, nanonood sa atin. Kaya, ay, alam na natin, si Direk FLM ba ay pasado? Kaya siya ay may booking! O kaya naman, wale, mukhang sablay. Kaya siya ay booking! Padala na po yan sa 0919-278-3000, mm-hmm, at babasahin natin yan sa pagbalik natin pagkatapos ng ilang paalala. At mamaya, mapapanood, mapapakinggan na po natin ang aking exclusive interview kasama si Mamang Pokwang. At doon, maririnig ninyo ang lahat ng kasagutan sa mga gusto nyong itanong sa kanya. Walang bibitin, magbabalik ang Showbiz Sidelines! Sina Owl Pass at Jai-Ho sa Showbiz Sidelines. Saan ang punta natin? Eh di doon tayo kung saan marami tayo matututunang impormasyon. Eh saan pa kung di doon sa pwede nating pag-uusapan ang mga napapanahong issue na dapat pakinggan. Teleradyo Serbisyo, ang puntahan ng bayan. Hanep ang weekday hapon dito sa Teleradyo Serbisyo at Radyo 630. Ilabas na ang mga saloobin at pag-usapan natin ang mga solusyon sa inyong pangangailangan dito sa ATM. Anong take mo? Kasama sina Alex Baltazar at Attorney Terry Ridon. Alas 12 ng tanghali, alamin ang batas at ipaglaban ang inyong karapatan sa tulong at gabay ng Hello, Hello Attorney. Kasama sina Liza Aquino at Attorney Noel Del Prado. Alauna ng hapon, bida ang lakas at kalusugan dahil bukas na ang Klinika 630. Kasama sina Bernadette Zambrano at Doc Dennis. Alas 2 ng hapon, ikwento na ang saloobin at mga pinagdadaanan dahil andito na ako to, si Chiang Ami. Alas 3 ng hapon, kasama si Ami Perez. Hanep ang balitang kukumpleto sa hapon mo sa Headlines sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez. Alas 4 ng hapon, susundan pa ng pagsiservisyong swak sa pangangailangan mo. Nagseservisyo Nina Corpus. Alas 4:30 ng hapon, kasama sina Nina Corpus at Migs Bustos. Spot on ang makabuluhang talakayan ni Tony Velasquez at Carmina Constantino sa Issue Spotted. Issue Spotted. Tuwing alas 5:30 ng hapon. Wala ka nang hahanapin pa kapag nakatutok sa Teleradyo Serbisyo at Radyo 630. Showbiz Sidelines.
And we are back mga kaserbisyo, 9:46 ang oras sa buong kapuluan ng Pilipinas. Heto na, kapiling pa rin natin si Direk Frank Lloyd Mamaril. Direk, imbitahan mo naman sila sa mga upcoming events mo. Diba kasi meron ka rin mga live streaming ganap. Alam ko diba Direk, nagra-radyo-radyo ka din. Oo, oh, nagra-radyo din ako. Okay lang naman dito? Okay lang naman, oh, Direk. Okay lahat naman. Yan tayo, magkakaibigan tayo dyan. So nagla-live po ako every Saturdays, 1 to 2pm no, sa DZME. 15:30, ano po yun, it's called Usapang Tagumpay. So I interview successful people, tapos yun, I interview them. Tapos every Sundays naman on FYE, I do homeyoke sessions. Doon naman yung kanta FYE ko. Channel? Yes. Di ba doon din yung sayo? Yung yes, Starka! Starka. Tapos yan. So ito, may upcoming concerts. Pagkabalik ko next week, I have 3 concerts in line, and that same week, I have Aramina, All of Me. Naku, and then, si Aramina, yes. Imbitahan namin, baka Monday siya nandito. Yun. After daw ng dance rehearsal niya, direct, maaga mo naman siyang i-release. Ow! Ma-release, no? Tapos, I also have Hit Society, that's with the Hitmakers and Apo Hiking Society. Wow! Diba? Congratulations, for all direct. Ages. Thank you. Last na, Papa Awel, pag ba may mga nangarap maging director, kasi diba, like, yung nagkaroon ka ng mentor, yes. Bago yan, yung talagang nasa gilid ka lang, tapos nag-observe ka lang. May tumatanggap ka rin ng mga ganon. Yung kunyari, ay gusto ko rin maging director. Direk Frank, baka pwede mo naman. Alam mo, may mga nagbe-message akin sa Instagram o kaya sa Facebook na gusto na mag-interns. I usually entertain them. Mm-hmm. At ano, tumigil ako lang nung pandemic. Pero ngayon, may tinanggap akong 4 na interns ko ngayon. Wow. So, yun. Kasi, katulad nga, perfect nga eh. Kasi parang, I'm really a teacher at heart. Totoo. Sa susunod, diba? Yung mga intern niya daw, i-entertain niya sa mga ano niya. Sa mga pwedeng-pwede, diba? Bongga kasi yun, Papa Awel, diba? Kung naging intern ka, tapos si Direk, ang daming ginagawang trabaho. Correct. Kapag, dahil alam niya na siya mismo nagturo sa'yo, kapag kailangan kanya sa events, tawagan nyo nga si ganito, correct. Diba? Pwede, Direk. Rakit agad yun. Saka iba talaga yung hands-on kaysa lang sa tinuturo mo sa iyo, diba, by the book. Parang experience is the best teacher sa atin. Correct. Totoo naman. I miss Teacher XP. Oh, diba? XP Jensen. Sorry lang. Maraming salamat. Ay, meron pa pala ako isa. Go. I'm also directing Philip's concert that's happening on July 27. Wow. Yep. International star to? SB19. Ay, si Philip. Akala ko Philips. Philip kasi yung Philip. Philip kasi. Oh, si Philip. Si Ken. Uy, sasabi. Uy, naku, direct pa niya kung ano niyan. Access. Nangingi. Yeah. Philip po, hindi po Flip. Hindi, Philip. Oh, kasi may friend ako. Sobrang bet na bet niya yan. Okay. Sige. Thank you very much. Thank you, direct. Thank you for having me. God bless. Thank you. Have a safe trip. Alam ko may flight kapag going to Cebu. Safe flight, direct. At dumaan muna siya talaga dito. Maraming salamat. Saludo. Madaan sa atin. No? Correct. Kagabi ang lumipad naman pa Jaipur. India ay si Lance Raymundo. Si Direk diba? Naman ay papunta naman ng Cebu. Correct. Eto na, inaabangan nila. Jai, ho ka din na kapamama Jai nagsasabi tungkol dito sa LOL. Totoo tungkol yan. Kay Mama Pokwa. Totoo yan. Nako, eto na nga po. Bumalik tayo sa ating showbiz chika mainit na mainit. Marami pong nag-aabang at marami po talaga ang naghahanap sa kanya na bakit nga daw ba hindi siya kabilang sa bagong reality show na ito na hosted by Meme Vice Ganda. Ito po ang ating mamang ng bayan, Pokwang. Alamin din natin ang kanyang reaction. Ang reaction niya muna, ang ating alamin at pakinggan at panoorin. Mamang Pokwang, what's your reaction bilang isa ka sa mga haligi ng komedya pagdating dito sa bagong reality show na LOL? Lahat sila doon mahuhusay, natural. And tawang-tawa ako pag tumatawa si Vice. Sobrang tawang-tawa ako pag tumatawa si Vice. Alam mo yung, ang hirap ng ginagawa nila ha, yung nakakatawa na pero bawal tumawa, di ba? Talagang naninigas na yung mga panga nila, di ba? So, ang hirap ng ginagawa nila dyan. Kasi lahat sila mahuhusay talaga. Pag bumuka pa lang ng mga yun, wala pang sinasabi, matatawa ka na eh, di ba? At alamin din natin kay Mamang ang dahilan kung bakit nga ba wala siya sa line-up. Oo, pero gusto ko munang alamin, sino yung kasama ni Mama Pokwang doon? Ako yun. Ay, ikaw ba yun? Parang yun muna ang gusto kong alamin. Ikaw pala yun. Siyempre, Papa Awel, pag nasa bahay, hindi tayo ganito. Ah. Ibang, kumaga, yun si Self. Ah. Ito talaga, ito, Jai Ho to. Tapos yun si Self yun. Ah, okay. Alter ego. Ah, wow. Alter ego. Ano nga dahilan? Bakit wala siya sa line-up ng LOL? Mamang Pokwang, bakit?
Alam mo yung ano, yung LOL with Mimi Bice? Yes. Tinahanap ka nga nila, ba't daw hindi ka ka-jong? Hindi lang ako magkasundo sa schedule. Talaga? Oo, nakikita ko yung tawang-tawa nga ako dun. Ang hirap, pipigilan mo yung tawa. Si Jason na... Ito pa, ne, nag-in-offer din sa'yo yan. Yung schedule lang nga tayong hindi nagtagpo. Parang hindi kineri. Oo. Yun naman pala, hindi kineri ng schedule. Ang balita ko kasi, noong time na kinoconceptualize at ginagawa yon as per mamang sa chikahan namin kanina, ginagawa nila ni Eugene Domingo yung Becky and Badet. And at the same time, ginagawa rin niya yung Slay Zone na action film niya with Liza De Castro. Mm-hmm. So talaga daw hindi nag-match ang kanilang mga schedule. Mm-hmm. O ito naman, syempre alam niyo naman, daming chismosa, yes. Diba? Parang may mga nagpatanong din sa akin, DJ Jai, tanong mo naman, may issue rin ba si Mamang at si Vice Ganda? Mm-mm. Kasi di ba parang nagkaroon ng time na nagtapat do yung TikTok lock sa Showtime, yung mga ganyan, tapos lumipat si Mamang. Ano pong sagot, Mamang Pokwang? Parang wala doon kami interaction ni Vice Ganda. Oo, yes, ma'am. Natural. Alam na alam niya yan, mahal ko yan si Vice. Mahal ko sila ni Ayon. I'm so happy for both of them. And supportado ko ang kanilang pagmamahalan. Alam niya ni Vice. At saka, kahit hindi na kami magkasama sa isang network, yung respeto namin sa isa nandoon, diba? I love Vice. Alam mo yan. Yes. O, diba? Kita natin ang sagot ni Mamang at ang chika niya. Mataas ang respeto niya kay Vice at kay Ayon at okay na okay sila. Ito naman. Maraming pangalan ang mga lumabas dahil nga may mga nagsabi na, alam mo, parang ang gandang i-remake ng pelikula Ang Tanging Ina ni Miss Ay de las Alas. Isa dyan si Melay Cantiveros Francisco. Eh, syempre, diba? Haligi na rin si Mamang pagdating sa komedya sa industriya. Tinanong din, what if i-offer sa'yo na maging bida at i-remake mo ito kasi nga Mamang, Ang Tanging Ina. Mm-mm. Ano kaya ang sagot? Ako, pagka maganda yung project, tapos ang mga makakatrabaho mo pa, yung mga kaibigan mo, mga mahal mo, bakit hindi? Diba, artista ka, hindi ka dapat, kumbaga, diba, go. Lalo kung marami ka naman mapapasaya. But, diba, kung merong dapat gagawa niyan, yung talagang alam natin na deserve na deserve talaga. Gawa na lang ng ibang project. Gawa na lang ng ibang project, di ba? Parang syempre, ayaw din naman yan na siguro masagasaan din si Correct. Miss Ay. Kasi di ba, hindi lang naman isang beses si Miss Ay. Siya yung OG. Ang tanging ina. Mm-mm. Ang tanging ina niyong lahat. Oo. Di ba? Ang tanging ina the with Enteng Cabisote. Correct. Di ba? Yung mga ganon. Mm-mm. And of course, lastly, ang dami nagtatanong, miss na daw nila yung mga comedy na magkakasama yung mga icons. Yes. Di ba? Before may apat dapat. Yes. Bakit daw ngayon, hindi ba daw pwedeng pagsama-sama samahin si Miss Ay de las Alas, si Rufa May Quinto, Pokwang at Eugene Domingo. Tsaka wala na yung mga network wars, di ba? Baka pwede nang pagsamasamahin nga. Totoo. Alamin natin, Mamang, bakit nga ba hindi pwede pagsamahin? Ano bang meron? Bakit daw kasi ngayon ayaw daw pagsamahin si Ay, Rufa May, Eugene at ikaw? Hindi naman siguro sa ayaw. Baka lang naghahanap lang ng timing. Yung kasi si, anong tawag dito, si Miss Ay, 'di ba sa US na siya naka-base, 'di ba? Kanyang asawa, 'di ba? And I think may trabaho din naman siya talaga doon. Nurse. Parang si Miss Ai kasi parang mas gusto niya kung magtatagal siya sa Pilipinas, parang 1 month lang, ganun. Eh syempre pagka meron kang let's say regular show like mga sitcom ganun, matatagal siya dito, 'di ba? Perfect! O diba, sabi niya, hindi naman daw sayo pagsamahin or hindi pagsasamasamahin. It's just that, schedule pa rin talaga. Correct. O diba, everyday pa yan, may TikTok lock. Pero kasi sa TikTok lock nila, alam ko, hindi ato araw-araw live. Mm-hmm. Parang meron silang live, tapos diretso taping, para at least may time pa rin sila. Alam niyo po, sobrang hands-on niya talaga kay Malia. Kasi after nung chikahan namin kanina, nakalimutan niya, anong oras na, hala, hindi ko pa pala napagluluto ng breakfast yung anak ko. Uh-oh. So habang nagluluto, si Miss Tisay. Si Tisay. So
Habang nagluluto siya yan, magka-chika kami. Tapos may bago siyang project. Yes. So, nagpaalam, nag-zoom na. Tapos nag-message ako, Mamang, yung chikahan natin, i-air ko yan sa Showbiz Silence. Sabi niya, go anak. Sabi diba niya, naman? Yes. Siguro mas riot nga kung nandun siya sa LOL. Totoo. Diba? Para talaga hindi mo na alam paano katatawa doon. Wala ka. Isa pa siya sa napaka-spontaneous itong si Mamang eh. At diba? Hindi siya baguhan pagdating sa contest. Correct. Bago siya naging Mamang Pokwang sa isang segment ng classmates pa ata yung title nun eh, yung sitcom Clown in a Million po. Yan. Nanalo ang Mamang Pokwang natin. Yes. Yan yun. Oh. Isa yan sa mga may titulo na baka isa rin yun sa dahilan. Pwede isipin ng ibang tao. Baka pang-judge na siya. First ever Clown in a million grand winner. Diba? Correct. Papatol pa ba siya sa LOL? Although, mamimiss natin siya kung nandun sana siya. Naku! Maling patalinuhan na. Siguro ng kanilang ano. At saka magtutropa sila, papaawil. Correct. Si Rene Jason Gaines, ang tagal nila nagsama sa Banana Sunday. Si Empo, diba? Si Rufa May, nakatrabaho niya sa Apat Dapat, diba? Mm-hmm. Tapos yung iba pa, nakasama niya rin naman for sure, si Naki Molina, Gerald Napoles, diba? Si diba? Chad Kinis. Ayan. Ate Negi. Oh, correct. Diba? Tuesday Vargas. Correct. Oh, tara, diba? Nakakamiss. Ay, nako, gagawa ako ng paraan. Sana maging bisita po natin. Si Pepe si Herrera. Si Pepe Herrera. Hi, Kuya Pepe. Oo, Kuya Pepe. Yes. I love Kuya Pepe. Yes. Napakatalino din niya. Napakagaling ng mga awi. Magaling din actor. Diba? Oo, ayan. Siyempre naman, Papa Awel, I'm sure bitin na bitin kayo kasi may Sabado. Mm-mm. Pero walang dapat mabitin dahil sa Sunday, bongga ka dyan, 12:15 to 1:30, kasama ko naman ang up and rising K-pop group na Gen 6. O, diba? Boy. Sila mga kasama natin. Kailangan ko na atang bumili ng microphone. Mm-mm. Kasi anim sila. Dalawa lang yung microphone dyan. Correct. Mag-improvise na lang. Oh, very good. Taray, no? Rentahan na lang nila sa... rentahan na lang nila sa akin. Abangan nyo po yan, ha? So, walang dapat mabitin. Kung Monday to Friday may Showbiz Sidelines, doon naman po sa Bongga Kadjay, talagang another siksikliglig nag-uumapaw. At marami rin tayo mga special guests. Thank you, Papa Awe. Ay, thank you naman, Mama Jai. Sa one week nating week-sari natin. Happy week-sari. At kung meron pong sidelines dito sa showbiz, may side trip naman tayo every Sunday. Ang travel ni Awel, 3:30 to 5:30 p.m. bago po mag-TV Patrol weekend. Dito rin po yan sa Teleradio Servicio. Sobrang sipag natin, no? Diba? Lunes hanggang Biyernes, tapos halos magkasunod din yung programa natin pag Sunday. Kaya ngayon, after nito, diba, ready na akong umuwi kasama ng mama at papa ko at aking sister and my dogs. Cause tomorrow yun lang talaga ang aking off. Correct. Tsaka kay architect, tsaka kay teacher, kay basketball player, kay waiter. Nanonood sila. Nanonood sila. Nanonood pala sila. Wala po akong iba-ibang ano. Isa lang po. Ayun ako. Happy weekend po. Salamat. Sinumahan niyo po kami ng week-long na Showbiz Sidelines. Sana samahan niyo po kami. Tandaan po, Showbiz Sidelines, anong oras? 9 to 10. Yan. Dito lamang po yan. Papa, Awel Paz. Ako naman po ang Mama Jai Ho ninyo na beshi ng bayan at Diyosa ng Kalsada. 9:59 na po ang oras. Susunod na po ang programang kinagigiliwan ni na Manong Super. Yes. Love na love daw nila yung boses nito. Correct. Pag napapakinggan daw nila ito, talagang tumataas daw talaga ang kanilang mga radio volume. Correct. Kasi nga na-excite sila sa kwentuhan sa Love Connect. Yung mga nakatutok sa Teleradio Servicio, lipat na po kayo sa cable. Ganyan. Channel 26 channel, po. Yes. Tsaka kung ano man pong channel dyan sa inyo. Diba? Sa mga digital, mga digibox ninyo. Totoo. Siyempre sa radio. Prime TV. Happy birthday kay Kabayan. Diba? Happy birthday, Kabayan. Tama, today is birthday ni Kabayan. Bukas July 6. Advance happy birthday kay Kabayan Nolly De Castro, ang ating lolo dito sa DWPL. Yes. Ayan. Thank you, Direk Frank. Maraming salamat. Thank you. Thank you. Alright. Isang linggo po ng siksikliglig nag-uumapaw na chikahan na naman ang inyo pong napakinggan at napanood. Huwag mag-alala. See you on Monday 9 to 10. Ako po ang Mama Jai Ho, ang beshi ng bayan at Diyosa ng Kalsada. At Papa Awel Paz. God bless us all. Ito po ang Showbiz Sidelines. For the more chika and showbiz updates, subscribe na sa Teleradio Servicio YouTube channel.